Payo ng TESDA sa mga estudyanteng mahaba-haba ang summer break dahil sa pagbabago ng academic calendar, mag-aral na lang muna ng foreign language habang bakasyon. Ayon sa TESDA, malaking bintahe sa paghahanap ng trabaho kung may alam na ibang wika. Balita natin ni Dano Tingkungko. Hola, buenas noches. Me llamo Julius Magno. Yo hago muchas cosas. Yo hago de animador en fiestas para los niños. Yo doy clases particulares en español. Yo hago de intérprete. Jack of all trades kung ituring ni Julius Magno ang sarili. Hindi lang kasi siya Spanish interpreter, madalas din siyang nag-host ng mga children's party, nagtuturo ng laughter yoga at kung ano-ano pang mga racket. Noong kabataan daw niya, Espanyol daw ang gamit nila para kausapin ang kanila mga lolo't lola. Apat na semestre sa kolehiyo ang inilaan ni Julius sa pag-aaral ng Espanyol para makagraduate. Nang makapagtapos, aksidenteng nalinya raw siya sa pag-i-interpreter. It wasn't about income yet. No? People were asking my help. Wait, translate this for me. Why help me? First in school and then it went to other people. And then somebody heard about me, then they asked me to translate or be an interpreter for whatever. Nagbunga raw na maraming racket ang pagiging interpreter niya. Tour guide, host, Spanish tutor at kung ano-ano pa. It's always an advantage to learn a foreign language because in such case, you have access to another culture, another way of life, another philosophy. You meet people, it widens your horizons. Ang mga tulad ni Julius ang gustong gawing halimbawa ng TESDA sa mga high school graduate na mahaba-haba ang bakasyon, lalo na sa mga universidad na naurong ang academic calendar. Imbes na tumambay, bakit hindi raw samantalahin ang panahong mag-aral ng ibang wika? May 35 certified language institutes sa buong bansa ang TESDA na nagtuturo ng English, Spanish, Nihongo, Korean, Arabic at Mandarin. May mga ilang tayong nakausap no, na na-interview na rin na sila, kunyari, yung isang Nihongo speaking guy natin, kumikita siya ng 1,000 pesos per hour just by interpreting. May mga ilan naman na kumikita ng 500 pesos per hour. Ilan lang daw sa mga trabahong kailangan may kaalaman sa foreign language, sa mga English tutor, sa mga Koreano, Spanish-speaking call center agents at construction workers sa Middle East kung saan daw madalas nagiging basihan ng mas mataas na sweldo ang kaalaman sa salitang Arabic. Kahit sa Pilipinas, mas hinahanap daw ngayon ang mga hotel at resort, lalo na sa mga kilalang tourist destination sa bansa, ang mga aplikanteng marunong sa wika ng mga dayuhan turista. For example, if you're working in a hotel like this and you can speak Korean, you can speak Arabic, you can speak Nihongo, then that's a plus factor, no? When you can relate, you can converse, and you can easily communicate with your clients, with your customers, then that's a great way of giving a good service doon sa iyong mga kliyente. Ayon sa TESDA, hindi lang kaalaman sa foreign language ang magpapaabante sa karera ng isang tao. At sa pagpili ng kukuning kurso, mapakolehiyo man o technical vocational course, importante rin daw na ngayon pa lang may malinaw ng direksyon ang tatahaking karera. Importante ho na pagpili ng karir yung may outcome, may mangyayari sa inyong pinipiling karir sa buhay. Sayang naman ho kung kukunin natin yung kurso at pagkatapos natin kunin, matapos ho tayo, wala pa lang naghihintay sa ating trabaho. Dano Tingkungko, GMA News.